Hi guys, welcome sa Nickreation channel. So as promised, pag-usapan natin ngayon yung Litepaper ng Clash of Isles. So kung hindi nyo pa napanood yung previous video ko, yung Clash of Isles is a free-to-play, play-to-earn, and real-time multiplayer online strategy gamefi powered by Binance Smart Chain. And inspired to ng Clash of Clans. So dumadami na talaga yung mga games na inspired ng mga traditional games na trending and maraming mga downloads. At kung bago ka pa lang sa channel na to, so before the end of this video, magi-giveaway ulit tayo ng GCash sa mga nag-comment doon sa recent video natin na about Clash of Isles din. Sabay-sabay muna tayo na matuto, mag-check, mag-investigate kung ito bang game na to is something na worth to invest and something to support for our community. Let's go! So, una, yung Clash of Isles nga is a free-to-play game, and kung makikita natin dito is they are trying to make game-changer ideas, like for example yung NFT 2.0 na makikita natin mamaya, and then yung own definition din nila about Metaverse, which includes yung GameFi and NFT projects na magsasama-sama para magkaroon ng malaking chance para maging successful sa crypto space. So yung inspiration ng game na to is yun nga, yung Clash of Clans, wherein nakita kasi nila na yung Clash of Clans meron siyang 500 million downloads and then 117 million active monthly users, and I think this is something din na pinag-usapan na natin doon sa previous video. Yung ideation nila is paano nila mapapagsama-sama yung GameFi, Metaverse, and NFT 2.0. Mamaya pag-uusapan naman natin yung ibang mga details about yan. Pero kung makikita nyo dito, merong definition yung Metaverse. Since naririnig to in all areas dito sa internet, syempre may kanya-kanya silang mga definition. And si Clash of Isles, ang gusto nilang gawin is mapagsama-sama nila yung GameFi, Metaverse, and NFT 2.0 na tingin nila is something na innovative from their end. So imagine, ang gusto nilang mangyari dito is kapag pumasok ka sa game na to, pwede mo ring magamit yung ibang mga NFTs mo from other collections, and then mapag-combine din yon sa iba pang mga NFTs. Like for example, nakita nyo dito na kung meron kang Clash of Isles na island, pwede mong magamit yung Degen Ape mo na NFT, and then kung pumasok si Adidas or si Nike dito sa NFT space na to, pwede mo rin siyang ma-include doon sa island. Ganun din yung Axie NFT. So, pwede mo rin siyang magamit to protect your island. So, magkakaroon sila ng minting process on that. For sure ngayon, parang imposible pa siya, pero they think na it is possible, especially kung makikipag-collaborate sila sa ibang mga teams na nasa NFT space. Also, one thing to note dito sa project na to is yung NFT 2.0 na gusto nilang magawa. And hindi lang nila basta ginagawa to dahil gusto lang nila. Nakita kasi nila na yung NFT 1.0 is wala siyang as in parang use case or nasosolve or anything na parang disruptive sa space na to. So kaya naisip nila na kapag merong 2.0 and kung papasukin nila yung game integration ng traditional gameplay with the advancement of blockchain technology, which is yun nga yung 2.0, mas magkakaroon sila ng mark sa space na to. And this is on top of the free-to-play and the play-to-earn game na i-incorporate nila dito sa project nila. And the mission and vision, so makita natin dito yung as discussed then before, gusto talaga nilang mabago yung landscape dito sa gaming industry. Wherein kahit na hindi ka professional, you can earn money na pwede kang makonsider na breadwinner talaga ng family nyo. Hindi lang siya basta addictive, hindi lang siya basta play to earn, but something na makakapag-iwan talaga ng mark dun sa mga magiging supporters ng game na to. And kung pupuntahan nyo itong Litepaper, siguro the rest of the items here na part ng goals nila are actually goals din ng ibang mga projects. Pero yung i-emphasize na lang natin dito is yung number 2, to be the first GameFi incorporating NFT 2.0 protocols to the game ecosystem. So yun na nga yung sinabi natin na possibility to integrate or merge yung mga NFT. The next one is yung introduction ng first NFT-based TVL Vault. Ano ba yung TVL Vault? So ito yung tinatawag nila na total value locked. And this is very important sa crypto space dahil it represents yung sum ng lahat ng mga assets natin na naka-deposit sa decentralized finance.
ano yung potential para makapag-earn ka ng rewards, ano yung interest ng community. Dito rin nila nakikita yung comparison between one project to another. In a way, ito rin yung isa sa mga indicator whether yung isang project is something na may malaking potential. Kasi imagine kung merong mga malaking naka-stake or total assets, it means din na marami yung mga nandun sa project na yon, or there are people who are really interested in investing sa project within the crypto space. So kung gusto nyo pang malaman yung information about that, marami namang mga articles online and pwede nating mabasa pa yung ibang information about it. Regarding the roadmap, so ito nga isa sa mga tinitingnan natin, gaano ka credible yung project natin. Syempre kapag titingin tayo ng project, gusto nating makita na they are up to their promise, and kung meron silang sineset na goals, kaya talaga nilang mag-deliver. Kaya nga kung titingin tayo ng project, gusto natin docs yung mga developers para makita rin natin yung background nila. In this case, makikita natin na sa quarter 4, 2021, marami naman silang mga nahihit na mga items. Pero mukhang hindi to updated kasi for December, ilang araw na lang yung natitira, di ba? So meron na lang 2 days. So quarter 4, yung remaining pa nila is yung referral campaign, official website launch, and then yung teaser trailer. So I think na-complete naman na nila tong dalawa na to. So dapat marilisa nila yung teaser trailer nila before the end of this year. Right? So exciting, no? And then yung sa quarter 1, 2022, dito na mangyayari yung mas marami pang mga activities. Makakabili na rin tayo ng mga NFT. Marketplace will be available. Yung mga gustong mag-invest sa private sale, sa public pre-sales, and launchpad sales. So mangyayari na yan ng first quarter. Meron ding mga NFT staking, and then yung alpha test, so mangyayari na rin yan within the first quarter. Kung gusto nyo malaman kung ano yung alpha test, so technically, ito talaga yung testing na ginagawa ng quality assurance team within internally. Pero sa NFT space kasi, nag-i-include na rin sila ng parang small number of people din from the community. Pero ewan ko, medyo nagbago na talaga yung setup eh, kasi sa Axie, di ba, ang dami ng mga players pero nasa alpha testing pa rin sila. And then yung beta testing naman, so mangyayari siya ng quarter 2, 2022. So magiging available na siya sa desktop, Android, and iOS 10. So this means na nga, mas marami pang mga users yung ina-expect nila na makakapag-test and makakapag-relay ng mga bugs and issues, potential issues dun sa project nila. And then quarter 3 and quarter 4, syempre ito na yung game launch, and then kung meron pa silang mga phases for improvements and changes, like yung NFT 2.0 nila, quarter 3 pa lang yon magsisimula, which is, I think this is realistic, especially kung makikipag-collaborate sila with other projects. Gameplay, so eto na, no? So kung makikita nyo, ang gamit nilang technology in rendering their game is Unity software, which is usually eto naman talaga yung gamit ngayon sa game development. And then gusto talaga nila na maging simple lang to, gawin nilang medyo fun and creative, wherein they will put yung mga dodge coin na character, and then yung bunny from Pancake Swap, and then yung ape, siguro isa yun sa mga kalaban nila, no? Or yan yung mga design ng captain and all other players within the game. So simple lang naman yung ano dito, yung gameplay, same na same, medyo same din talaga ng Clash of Clans, wherein kailangan mo ng offensive and defensive strategy para masave mo yung island mo or maka-attack ka ng ibang mga islands. So meron kang mapipick na captain, and then meron kang Royal Navy Army, and then yung pirate crew, kailangan manalo kayo with other players or with other islands. So yun, pwede mong i-expand yung troops mo, i-upgrade sila, and then pwede rin magkaroon ng maging part ka sa mga rankings, which is usual din naman, and siguro more rewards for the top players. And sobrang lawak nung gusto nilang mangyari dito. They will have guild wars, and then makakuha ka ng rewards based on that, and then you can also choose the name for your guild. So yung mga makakapag-acquire ng mga islands for this, then they will surely enjoy. And pero syempre, depende yun, no? Kung madi-deliver nila tong project na to. So NFT 2.0, so andito yung mga link.
ito yung reproduction. So napag-usapan na natin to sa previous video natin na they can merge yung other NFTs mo from other collection to their island. That will be beneficial then kasi if they want to introduce din yung mga NFT staking or kung hindi masyadong magandang ecosystem ng NFT mo with other games, then you can mint that dito sa game na to and pwede mo pa rin siyang pagkakitaan. Maganda siya tingnan, no? So yung vision nila about metaverse, so hindi lang siya limited doon sa art direction na ginagawa nila within the game. So NFT on NFT, ganun din. So magkakaroon ng billboard, pwede mong i-advertise dito. Siguro pag sobrang laki na nung island mo, then you can get sponsors din sa account mo. So dito rin pumapasok yung NFT staking and all. And then lastly, tokenomics. So dahil Litepaper to, so makita lang natin dito yung percent distribution nung token sila. Wala tayong details ano yung total supply, so it's still pending. And di rin natin makikita dito yung mga locking period, yung release schedule, ano ba yung vesting nito, kung may mga naka-cliff ba. At least makita natin dito na halos 50% mapupunta sa play to earn rewards, farming, and NFT staking or staking. And then other tokens will go to the partners sa liquidity pool, and then they have 5% for the marketing and advisors, 3.5%, and community 2.0. the team nga meron silang 18.5%, and sa private sales they have 10% and 3.5%. so wala pa tayong details dito guys, so isa to sa mga aabangan natin, at least kahit pa paano yung mga basic na alam natin, di ba, parang paano dapat nila ma-release yun, how it will affect yung pinaka-circulating supply, which is proportional din naman dun sa mga pricing, sa pricing ng tokens, sa market cap, diba? So, isa yun sa mga titingnan natin. Yun lang, as in yun lang for this video. Kung meron kayong mga questions, kung interested kayo dito, mag-comment lang kayo. And yung comments nyo, we can learn from each other, and at the same time, may entry din kayo dun sa next video para dun sa mga giveaway natin. Pero for now, pili lang tayo ng winner dito sa video na nirelease natin para part na rin ng promotion campaign natin sa channel natin. Alright, so let's do this. So, lagay lang natin dito yung link nung current video natin. So, ito nga yung latest video natin from Clash of Isles. And medyo konti pa yung mga comments, no? Kasi kakasimula pa lang natin sa promotion campaign natin na to. So, tingnan natin kung sino yung mananalo. Let's see. So far, meron lang tayo guys 14 comments. So as mentioned, every 10 comments, one winner ng 250 Gcash. So kung meron kayong mga kilala na interested sa NFT space, please pakishare itong channel natin and encourage natin sila na mag-comment dito. So pili na tayo ng winner guys. So, ang winner natin for this round is Christopher Galamgam, and siya yung first commenter. So, well-deserved, no? And alam ko, meron bang mga gustong manalo dun sa mga nag-comment? O sige, kuha pa tayo ng isa pa ng 250 Gcash since December naman ngayon. And ayun, I'm hoping na marami pang mga magsusupport sa atin. Let's choose another one. And the winner is Ina Ocampo. So guys, familiar sa akin itong mga to. So thank you. And sabi niya dito, ang bilis mag-grow ng community nila. Nag-join ako ng 50 plus pa lang yung member nila. And ngayon, I think guys, nasa ano na sila, 80,000? Ayan, kung hindi pa kayo nakaka-join doon sa Telegram group nila, join tayo dito guys. And meron din silang mga giveaways, referral activities. And ayun, I think super good yun. And kung wala kayong link, i-share ko na lang yung link ko sa description, and yun, you can use that and sure tayo na hindi yun scam. And kung gagamitin din natin yung MetaMask wallet natin for the referral campaign, make sure lang na i-consider natin na gumamit ng ibang MetaMask wallet and browser account para secured yung accounts natin. Alright guys, that's it for this video, and see you on my next one. Bye-bye.